che value of genetics. Livestock and crop industrialization will not progress without improved genetics. Hindi mag-move forward ang ating food security, food sufficiency, kung ang ating mga genetics ay hindi nagwo-work properly o stop and go or paatras o hindi makita yung resulta mo at the end. You cannot project anything. So it will not be food security will not move forward without this good genetics. The type of genetics can dictate the outcome of your success in poultry. If you use the slow-growing genetics, it will give you a slow grow. And if you mix other genetics with other sources, the results will vary very much na hindi mo makuha yung resulta. And the main big problem there is if you want to do it, replicate it again, you cannot get the same results anymore. So you have to go back to the step one again. And I don't think you'll be spending too much time, effort, and money on that. It will not be very effective in the long Genetics can stand alone. Genetics will not be maximized if the nutrition, management, incubation, and good marketing is there. So itong mga bagay na to, key points na to, pagka wala po, you cannot kahit napakaganda ng genetics mo, kung wala itong mga factors na to, it will not be running well also. Produce or F1 from certified breeders must be saleable. So continuous on demand, and you should have a marketing program. Kasi okay nga, nakakuha tayo ng super chicken. Okay, wala namang demand yung market dahil napakalaki. Walang gustong bumili niyan para kainin. O gusto lang i-display, ilang beses ka lang mabibili para sa pang-display, di ba? O pang show type mo. So these things are has to be looked into. Ay, inaaral niyo po ito as you go. Hindi po pwedeng dahil napakaganda ng manok, kakaiba yung manok, it can be a business. It can be a hobby, yes. But a business standpoint, there's a big problem there. Desirable traits must be shown and sustained in the produce of the F1 chicks. Ibig sabihin po niyan, yung po mga gusto niyo lumabas, mamaya explain ko po sa inyo further, ng mga lahi o kagandahan ng lahi, dapat lumalabas lagi doon sa F1, sa anak ng certified breeders. Hindi pwede ngayong batch na to, maganda, sa susunod batch, pangit. Next batch, maganda, pangit na naman. So, hindi pwedeng ganun kasi ang quality of your produce will dictate the sustainability of your program also. So, importante na yon ay palaging straight na maayos. Uniformity of produce must be consistent. That's what I'm talking a few seconds ago. The quality of produce is very important to dictate the sustainability of your program. Okay, meron kang unusual chicken, no? Kakaiba, maganda. Pero after one batch, pangit. Next, yung anak, yung F3, ang maganda. F2, pangit. Mga ganun bagay, hindi yung business yun. That's a hobby. And if you want to have a hobby, definitely you can do those stuff. But if you want business, that's why you are here in Module 3, is you have to focus on quality produce. Target productivity must be met at all times. No? This is the benchmark. Kung sinabi natin 1.3 kilos yan at 70 days, yung inasal meat type natin, 1.3 and 70 days. It will produce eggs at exactly or within the week of 4.5 months. So it will start egg production. Napakalaking bagay po noon dahil nakaka-prepare kayo na maaga both in your farming and your marketing of the produce, of the eggs produce. So hindi ko kayo antay ng antay. Antay ng antay, wala pala. Pakain kayo ng pakain. Gastos tayo ng gastos. Cost-effective, no? Profitable in the long run. Yung ginastos mo na substantial o medyo malaki-laking amount, eh, mababayaran in the long run. Dahil sa tagal ng negosyo maikikreate mo, sa dami ng opportunities magagawa mo, it is very cost-effective. So, worthwhile gawin. Replicatable or replicable on the next batch. Ibig sabihin, yung kukunin yung batch 2 ng breeder ninyo, gawin nyo yung same program, naging successful kayo, successful na naman kayo as claimed.
So hindi po yung batch na kukunin yung breeder ay maayos ngayon, yung next batch nyo for the second half of the year, hindi maganda. No? Hindi magiging sustainable yan. Economies of scale play a vital role in the progress of your breeding program. So syempre, sa una, pagka po namumuhunan tayo, kukunti yung ating output, we expect na ma-spread out natin yung cost doon sa few volumes na yon. But as you progress, as your breeding farm expands, yung opportunity nyo kumita lumalaki. At the same time, you spread the cost, no, sa mas maraming breeders and maraming production F1. No? Present players in poultry genetics, no, ito lang is just a picture showing the schematics of who are the main players in the industry sa buong mundo. Sa buong mundo na po yan. No? So ito yung mga commercial growers sa buong mundo. And nandiyan sa circle na yan. As you can see in other like pig, cattle, no, may mga specific lang na mga genetic companies na nag-ano dyan. At halos yung iba dyan ay malaki ang control. Lalo na sa poultry. Makikita nyo dito. Yan, nakikita nyo, like West Johan Group o yung EW Group, no? Yan po ang nagkocontrol ng Loman tsaka Aviagen. And then, ang ISA Group, yung Hybro, ISA, is another group yan. Tapos yung Grimo Group, Hubbard. So, yan na yung mga main players, kumbaga sa liga. Yan na yung mga PBA league na, no? Sa basketball. Tayo, gusto lang natin sa provincial league lang tayo maglaro. Kaya po nandito ang Dominant ZZ. Because it matches the program you want to do. If you want to match your program to the commercial white layer or white broiler, no, like cob, no, eh, dito ka maglalaro. And this entails a lot of money, a lot of technology, time, no, and risk compared sa ating mga, kumbaga, barangay championship group na okay, nandito ka nga lang sa maliit, pero kumikita ka. Yun ang importante na may negosyo kang tumatakbo at kumikita. So, the present genetic classification of certified breeder programs for beef or broilers. Meat is synonymous sa chicken as broilers. No? We have the native chicken dito. Then, the classic dominant in male in assault type, which is the one that we use for meat. No? Yung lalaki. Yung male na lumalabas na F1. So, we call that in assault meat type. No? And we have the Hubbard, Sasso companies, brown free-range chickens, no? And we have the cob broiler, which is the other extreme of the native. So these are the extreme left and extreme right of the spectrum. So when you see the productivity ng for meat production ito, ng native chicken, yung each day days at to reach 1 kilo live, it takes you 8 months for native chickens. Dominant ZZ, you need about 55 days. Grimo Hubbard, you only have, you need 45 days only. And cob broilers, you only need 16 days. So, from very slow grower to the fastest grower. No? So, nandito lang tayo sa more or less sa gitna. And then the feeds, to reach 1 kilo, mas malaki po ang kakainin dahil sa dami, sa tagal ng iyong time na palakihin. Around 4 kilos. Sa dominant, you need 2.6. 2.1 sa Hubbard, it's more efficient to convert the feeds to meat. And then the cob broiler, you need only 1.1 kilo approximately to reach 1 kilo of meat. Technology inputs needed sa native, napaka-counte. Compared sa dominant, you need the usual facilities like standard feeders, standard waters, no, standard housing. Swell, magka-level yan ng Sasso, Hubbard, free-range chickens, no? And the cob requires a lot of tunnel ventilation, you will see later. Comparatively rin, yung tibay, ang hardiness, pinakamatibay talaga yung native. Ang dominant, it comes in second, and Sasso, Hubbard, Grimo, and Sasso come in third, and cob broilers, very sensitive po yan. So, kailangan po talaga yung technology mo ay in place. One thing to point out is that dominant
and Sasso are in the middle. These are the small and medium grower, fast, not the fast growers, but the slow and medium growers, no, ng spectrum na ito. At ang importante po, ang dominant is more of the dual type system. Bakit? Yung pong production niya, yung lalaki, ginagamit mong pangkarne, yung babae, ginagamit mong pangitlog. Whereas, yung Hubbard Grimo or Sasso, these are names of companies, just to remind you, these are not names of chickens. Dominant is not, Cobb is not the name of a chicken. It's a name of a company. Now, this one, ang ano nito is focus on meat production. The rule of thumb is the more meat produced, less egg production is produced. So, ang lumalabas, pagkagamit mo ay Hubbard and Sasso, ang mga production ng eggs niyan ay kukonte, malalaki pero kukonte. So, they are not feed efficient to become layers. While the dominant is the balance line. The females you use for egg production, while the males are the ones you use for meat. So, ito yung pinaka-balance of them all, yung dominant CZ. That is why we carry this program in the Philippines. Okay? Sa layers naman po, no? For egg layers, no? Days to reach maturity for egg. So, kailan mangingitlog yung inahin? Sa native, you need 7 to 8 months. Dito, 4 and a half months sa dominant. No? Layer types, yung female. Sasso is really for meat production, not for egg. While shaver starts egg production at 4 months. Ito yung mga payat na malakas mangitlog ng mga babae, ng mga hinahinan niya. And then, number of eggs, native 60 to 80, dominant 260-280, depende sa weather, management, and feeding mo. Hubbard will just produce 320 eggs. So, hindi ka kikita dyan if you make it as a layer. 320 eggs naman, minimum, sa mga shaver highline programs. No? Male use for meat sa native, yes. Dominant, you use the males for inasal meat type. Hubbard, definitely use it for meat. Shaver, yun yung kapalit niyan. Hindi yung pwedeng karnihin yung lalaki. Dahil napakapayat po niyan. Hindi po siya worth gawing meat producer. So, yung mga bagay na huyan, dapat kinukonsider niyo once you do the program. Are you using the right tools to do the program? No? Comparatively po, sa ngayon po, wala pong regular supplier ng Sasso as a certified. May mga magbibenta Sasso, Sasa, no, mga ganyang pangalan, halo-halo na. Pag hinalo pa yung kabir dyan, kabir at Sasso, labas niya ang taso. So, yung mga ganyang bagay po ay hindi certified F1. We are talking at the level of certified F1s. Not yung mga taong bininyagan lang na Hubbard yan o Sasso yan, bebenta na sa market. Aray-aray yan, bebenta na sa market. Hindi po. These are based in science programs of certifications and breeding tree ng mga chicken. How does genetic selection work in poultry? Introduce ko muna sa inyo ang life cycle ng chicken. Kasi po, naniniwala po akong marami pong first-timer sa ating mga participants ngayon. At kailangan po natin silang tulungan na we are talking of the same chicken, same stage, same page, pagka we are referring to a certain level of the life cycle of the chicken. So, for example po, yung mga sisiw, ano? Pagkayan lumaki, grower po sila. Pagka nag-mature, naging adult, rooster and hen, male, female, hens will lay eggs. Once they are mated with the rooster, they will produce chicks. Yan yung basic cycle. No? Same here. No? Ganyan po yan. So, yan po yung mga basic illustrations. We just got these illustrations for you to understand better the program. So, hatching egg, no? Hatching egg hatches at 21 days. And then at 21 days of incubation, mapipisa po yan, day old chick lalabas. From day 21 to 21 is the brooding stage. Yung kailangan ilawan o painitan yung alaga. And then from that one is a growing stage from 4.5 months. So we call it pullets at this age and become ready to lay. Sa oras ng mga itlog po yan, the first egg drop, yung pullet po, ang tawag na dyan ay layer. Kasi nangingitlog na po sila. So, from day 136 to 500 days, is a one-year cycle. Pag binilang nyo po dami ng days niyan, this has a potential for
for these kinds of genetics to produce 280 eggs in this one-year cycle of production. Yun po yung ibig sabihin po niya. How does a scientific poultry program work? Terms of reference po ulit tayo para nagkakaintindihan tayo habang nagdi-discuss, no? Day-old chick is a newly hatched chick, usually 24 hours after hatch. So, hanggang 24 hours, day-old chick po tawag, from the point na napisa siya hanggang 24 hours. Day-old pullet are layer chicks. Yun po ay all females, no? Ang day-old pullets. Iba yung mga nagbebenta po dyan, sabihin layer po. Yun pala, mga lalaki po yun. Mag-iingat po kayo. Kaya importante na chinecheck nyo talaga yung source nyo ng mga sisiw. Day-old breeders, no? A newly hatched breeder chick from certified sources. So, kailangan po certified ng source, hindi po yung nakita lang maganda yung tayo ng sisiw, ginagawang breeder. Meron po tayong testing, meron po tayong productivity values na kailangan ma-follow to make it certified. Pullet, ibig sabihin po dyan, a female layer chicken between 2 to 4 and a half months old, no? Growing pullet or pullet, this is before laying eggs. A layer is a female layer type chicken. No? Ready to lay is RTL, female layer chickens, age 3 and a half to 4 and a half months. Ito yun na yung last month bago sila ng itlog. Parent stocks are classified as breeders that were produced from grandparent stocks, produced from a scientific process of natural genetic selection from grandparent stocks. No? And paired, pinagpapares-pares po yan o ginugroup-group to produce an offspring of F1 for maximum meat and egg production over least feeds used. Yun po importante, pinakakukunting feeds na pwede, na good quality feeds na pinag-uusapan, mataas pa rin ang production niya. Certified and guaranteed by a poultry genetic company. Yun po yung mga parent stocks talaga. Dahil kailangan po, as claimed, as by their manuals, production ay talagang nanimit po yung standard. Selection from pure lines and paired to produce maximum meat or egg production over lease feeds. Usually pre-selected pure lines po yan. No? Grandparent stocks are produced from a scientific process of natural genetic selection. So pinipili po yan based sa productivity, history, tiba, etc. Filial 1 or F1, no? Yan ang ibig sabihin ng F doon sa F1, filial 1. Chicks or chickens produced by certified parent stocks from a certified genetic company. The best genetic combination for a specific category, either for meat or egg. Uniform and accurate productivity results. Commonly po yan, auto or feather sexable. Ibig sabihin po, day old pa lang, alam niya ng babae at lalaki. Always ask for the breeder certification, especially if you're doing dominant CZ. Hindi po natin ini-impose yung certification kung galing po sa ibang source yon. Kayo po ay may sarili yung system. You just follow your system. But as we do a breeder certification program to help preserve the quality ng ginagawa nating sustainable na poultry production. Import permits are provided by the Bureau of Animal Industry of the Department of Agriculture. Sanitation and phytosanitation permit. This means it is a legal importation. Important to have legal source of genetic supplies dahil po long-term business ang ginagawa ninyo. Hindi ho yung close open o fly by night. Consistent quality above all is the most important thing if you want to do livestock production. Why do you need parent stocks? No? Ano ang mga importance ng parent stocks? Okay. Proven genetic stocks of 99% uniformity in production. So 99% yung resulta that you'll be expecting will be the same, uniform the whole time. Feather, auto, or color sexable. Males can be distinguished at day old. Isinesell at high value ang females over males. So, sa sisiw pa lang, may bebenta nyo na ng mahal yung females at yung males may bebenta nyo for meat at a lower price than the females. So, sa umpisa pa lang, hindi ko kayo na magpagro kayo ng mga 6 weeks para malaman kung ano yung male at female. Sa umpisa pa lang, pagpisa, alam nyo na i-dispose yung male at female. May market na kayong pinrepare.
maximum genetic potential can be attained. Ibig sabihin po, as per specified, yung productivity niya, kung magkakarne siya ng 1.3 or 1.4 at 60 to 70 days, as compared to others na hindi mo malaman, and the egg production will be 280 eggs a year cycle, yun po makukuha if you provide the other inputs na kailangan ng manok. Uniformity, uniform productivity values. So you can predict the cost and profit. So you can create a business out of it. Kasi kung profitable, you continue. If it's not profitable and the cost is high, you don't continue. Based on the productivity values na bibigay sa inyo doon sa handouts ng breeder catalog, and nami-meet po yung mga requirements na natin doon. Assuming you provide the right inputs. Uniform feed efficiency. 70% of your cost is feeds. Always remember po yan. So pagka po tayo ay pakain ng pakain, wala po nangyayari sa alaga natin, we are wasting money because it's not productive. Objective is to combine the best of the best for the specific production with uniform results. And then you will reach sustainability. Tuloy-tuloy na po ang negosyo if you have a good source of parent stocks. In dominance easy, we have this hierarchy of dominance easy for poultry production. So you start, itong system na to is based on the genetic programs of commercial poultry farming. Kung paano po gumagana yung mga malaking company, this is how step-by-step program that we also do. So that you are assured of the quality that you will receive. Pure lines are from Europe, selected for the productivity needs of the farmers and color preferences. So priority po yung productivity, pangalawa po yung ganda ng kulay. So kung pure lines po, sineselect po dyan yung mga pinakamagandang kuhanan ng genetics. Selected pure lines for grandparent stocks. Pure lines tested for color, high productivity, least feeds needs, robustness, uniformity, and important, the traits will breed through or transfer down to the F1 offspring. Ibig sabihin po, pagka sinabi natin na lalabas, yung mga performances ng magulang na ililipat doon sa anak. Okay? Grandparent stock breeding. Ito yung nire-replicate nyo para ramihin yung grandparent stock. Ito po ginagawa lang ho sa Europe sa ngayon. But later on, magkakaroon na tayo ng grandparent stocks. Ang pure lines po ay minumultiply sa grandparent stock level to produce the male AB line. Sa AB line po, doon po kinukuha yung male breeder. Sa female line po, kinukuha sa CD lines. So, AB line at CD line, not related. So, male parent stock production and female parent stock production to prevent inbreeding. So, hindi po dapat related. Kasi pagka nagka-inbreeding, lalabas na po yung hindi nating mga gustong negative results ng breeding. Parent stock breeding, ito na po yung actual production ng AB male breeder. Ito na po yung ini-import natin. At ito na po yung day old na marireceive natin, AB male breeder, that will mate with the CD female breeder. That will produce the hybrid F1. Yung hybrid po, ito po yung lahat ng gusto nating traits na pwedeng ilabas ng lahi ng dalawang side na yan, ilalabas nila sa pinakamaganda sa hybrid F1. Okay? Tapos, final F1 or final hybrid or F1 for table egg and meat production. Terminal use po ang hybrid F1. So, yung males po, ginagamit na pang karne, 70 days, 1.4 to 1.5 kilos. While the female, which is the sister of the male, will be used for egg production that will start at 4.5 months. No? So, not suitable for breeding since highly related. So, ibig sabihin po niya magkakapatid po. Pag binrig niyo po yung F1, maglalabasan na po yung mga negative results. So, terminal po ang F1. Not good for breeding. Sasabog na po ang kulay, performance magbabago, mababansot na po yung iba, etc. etc. What is the science-based poultry genetics? Sa pedigree selection po, namimili sila sa grupo ng high meat producers, no? At good producers sa layers. Ito po yung mga genetic sources, Rhode Island Red, Rhode Island White, we have the Hampshire, no? We have the Cornish, no? And the Barred Plymouth Rock. These are the common genetic ingredients na ginagamit for meat. Kaya lang nilalamangan nila nung katulad nito, na malakas magkarni sa dibdib, mas malamang ito at saka ito po. No?
Pero ang platform pa rin ay Rhode Island Red. Pedigree selection naman ng layers, yung malakas mang itlog. So we have the Leghorn, the Brown Leghorn, the Italian Leghorn, the Rhode Island Red, Rhode Island White, and the Bartley Mutrak. Ito po yung tinitimpla nilang genetics mula dito sa mga pure lines para po mas malakas mang itlog. But always remember, pag malakas mang itlog, mahina magkarne. Malakas magkarne, mahina magitlog. That is by nature, the natural balance of nature. Ito po, important desirable and undesirable traits in poultry layer types. So, ito po yun. No? Meron po tayong mga gustong lahi na gusto natin i-maintain pagka lumabas po yung F1. Ano po ito? No? High egg production. Feed efficient. Mas maraming kilo ng itlog. Pag tinotal mo yung dami ng kilo ng itlog, malalaki, mabibigat, more efficient sa less feeds na bibigay mo. Early maturation. So, ibig sabihin, as compared to regular maturation of about 5 to 6 months, mababa ka ng 4 to 4.5 months. That will be shorter waiting time, no, gestation period para sa iyo bago magkaroon ng production ng itlog. Gusto natin itong mangyari pagka po egg production ang gusto natin gawin. No? Matibay, hardy, or robust. Kahit sa mainit, kahit sa malamig na temperature, kaya nila still mag-produce. Although maapektuhan ka pa rin if you are extremely cold or extremely hot weather, bababa ng konti yung productivity. Adaptable to our local climate. For the past 10 years, adapted na po ang dominant CC dito sa Pilipinas. No question about it. Mula sa pinakamalamig sa bundok, hanggang sa pinakamainit, hanggang sa tabing dagat, nagpo-produce po yung ating alaga. Auto-sexable, napakalaking bagay po nito ng advancement na to dahil malalaman nyo na kung ang aalagaan nyo ipaitlugin, may se-separate nyo na at maitatabi nyo na. Habang yung lalaki, hindi nyo na kailangan pakainin, may didispose nyo na kagad. Uniform performance. So, halos pare-pareho ang timbang, halos sindami ng production, assuming na lahat ng inputs binigay nyo ay tama. Males can be used for meat and in a cell type. No? Ibig sabihin po nyan, meron po tayong production ng lalaki na female, na male, kasi po pagka ng itlog, it's either male or female yan. Pag male ang lumabas, magagamit siya pa rin pong pangkarne. Hindi po katulad sa mga pure leghorn na white egg layers, yung mga lalaki noon talagang hindi ho halos mag isang kilo after 4 months, 5 months. So, kailangan po katayin lang. So, wala po siyang use sa umpisa pa lang, kinakatay na siya. Hindi katulad dito, pinapalaki pa para mag-convert sa karne. Mga undesirable traits, mga ayaw niyong mga lumalabas sa lahi nila. No? Low egg production. No? So, ayaw nating mahina mga itlog. So, yung mga yan ay sinisilek yung mahina mga itlog na mga lahi. More feeds, less eggs. Non-uniform performance, iba-iba ang laki. No? May matangkad, may payat, no? May mga maliit na bilog, ganun, mga ganung klaseng manok. Weak birds, mahina ang kanilang naturalesa. So, may mga lahi pong ganyan. Pag kinumbay nyo sa isang lahi, lalo hong mihina ang kanilang naturalesa. Non-autosexable. So, naghihintay ka pa ng 6 to 8 weeks bago malaman ng babae at lalaki. At pagka ikaw nagkamali dyan, babalikan ka ng customer. Kaya dapat precise yan. Lagi pong 100% ang selection natin. Males are irregular and small. Low meat harvested. So, kukunti po ang nakukuha yung meat. Hindi po siya desirable. Difficult to manage in hot weather. Ngayon po, may mga lumalabas ng mga ibang lahi na malaki nga, no? Malalaki katawan, pero ang hina po sa init. Nagkaka-heat stroke. So, yung mga ganung bagay po, kinukonsider adaptability sa environment. No? So, ayaw po natin yung trait na yun. So, makikita natin dito, no? May dilaw tayong linya. Ito, unahin natin. Hindi po related yung dalawa. Yung female line natin, AB line na parent stock, no? Maari pong ito yung mga traits na pinili. Low feed consumption, high egg output, hardy, robust, breedable, easy to manage, good immunity, non-inbred to female.
So bakit dok merong egg feed consumption, may egg output and male yan? Hindi po. Meron po siyang genetics o lahi na high egg ang output niya. Same as the female line, no? Ito yung mga common things na gusto mo kasabay din ng sa male breeder. High egg output, hardy, low feed consumption, breedable. Ibig sabihin, nag-hold through yung production niya sa mga anak. Kung ano yung performance na kukuha ninyo. Easy to manage, good immunity, non-inbred to male, so non-related. So yun ho, pagka binreed natin yan, we call that hybridization. Na-hybridize natin yung galing ng male at galing ng female, pinagsasama natin. So maximum performance niyan, low feed consumption, high egg output, hardy, breedable, easy to manage, and good immunity. No? So general target general traits must be commercially viable. So hindi yung pwedeng gumawa ng manok na hindi naman saleable. Hindi siya mabebenta, hindi siya makakain dahil sobrang kakaiba ang kulay, ibang lasa, yung merong tinatawag na maraming slimy ang meat. Yung mga ganyan, limited po ang market ngayon. That is not the common market that we want to have a high demand. Must be breedable. May transfer po ng mga magulang sa anak yung mga magandang performance. Must be hybridizable. So, this is a word that I coined. Kailangan na hybridize yung genetics niya. If combined males and females for breeding will produce a better offspring. So, mas magaling pa yung offspring sa mga magulang. Can be purified based on the desirable traits, no? Like dwarfism, slow growth, low resistance, diseases, or not hardy. To hybridize, male line and female lines are not related. Wala hong inbreeding. Pagka nag-inbreed kayo, lalabas na ho yung mga bad traits. Kung makikita nyo rito, triangle ang ginamit ko, no? To explain, puro triangle. Kasi may selection pong ginagawa dito. Sa selection na yan, may mga criteria o mga checklist na dapat mamimit nyo. Habang bumababaho yan, napupurify o natitimpla, yan po lumalabas yung breeders. At pagkakinross po natin sa male breeder at female breeder, na ilalabas naman po yung very good potential ng produkto. Yan po ang actual breeding program na kailangan natin. Hindi po tayo nanguhula. Target specific traits of F1, no? Must be commercial demand for the F1 chicks. So, may market ka ng inasal, meat type at layer type. Must be done in a small or big volume. Hindi kailangan napakarami para kumita. Maliit lang ang volume, match sa household natin sa ating program na community, kumikita pa rin kayo. Can be handled by new farmers, no? Hindi kailangan na nag-aral ka sa isang kurso sa kolehiyo. Dito lang sa module na to, inumpisahan mo, nakukuha mo na yung programa kagad at nakakapag-negosyo ka na. So yun po, no, madaling pong i-hand down yung technology. Hindi po masyadong technical. And this can be set by example ng maraming farmers daw sa Pilipinas. Can be produced with less technology. So pagka hindi po kailangan na naka-tunnel ventilation o air condition yung ating kulungan, tumatakbo po siya with the minimal technology. Can be produced with less high protein input or carbohydrate feed input. So, pwede yung nagbabago-bago pa minsan-minsan. Yung F1 po, ha, hindi po yung breeder. Ang breeder po, lagi pong maganda ang feeds. Hindi natin sinashortcut yan. Dito po sa F1, pwede kayong maglagay ng 10% supplementary feeds. Ano yan? Yung pong asola, pwede na po dyan. 10% lang po. Tricantera, black soldier fly, no? Yung mga ganyan. Fish byproducts, pwede pong ihalo 10%, but not 100%. Minimal housing needed, minimal capital, high demand in the provinces. Kung kayo po ay parang magpuproduce ng parang malalaking company, like San Miguel and Bounty, sa area ninyo, okay, may demand po yan, pero yung sa setup nyo ng farming, napakalaki. Okay, yun naman ang difference nyan. So, malaki po ang capital na kailangan. Dito po, a simple capital, you can start your production already. Okay. Makikita naman po yung programa sa buong mundo. Ito po example, makikita nga sa Australia, ginagawa rin po yung breeding program na sinasabi ko. Hindi ko po inimbento lang yung breeding program na yan. We are following the poultry breeding programs of other genetics in other countries.
Meron silang great grandparents or pure lines GGP, grandparent stocks, parent breeders, and then the meat naman sa broiler ang pinapakita niya. So makikita rin din natin yung replicating potential ng ating alaga, no? So ang kanyang abilidad na magparami ng opportunity kumuha ng maraming karne sa pamamagitan lang ng isang pares, no? Yun yung potential niya. Again, the breeding pyramid, no? Pure line, elite stock. Yan po, pinagkatago-tago ng ating genetic supplier. Diyan po sila naglalabas ng grandparent stock, parent stock, then it's either you go as broiler or layers. Tayo po gitna because you are dual type. Same here, same program, no? So yung mga commercials, dyan din po ang programa nila. AB line, kinukuha mo yung male. CD line, kinukuha mo yung female. Pag binread nyo po yung mga parent stock, you will have a certified F1 produce. More illustrations po para mas maintindihan. In-explain na ho natin sa other modules, but for first-timers who went straight to the module 3, ito po, ano, meron tayong line, hindi po related, ang AB line at CD line. Eh, Doc, magkakapareho naman silang manok, pare-pareho pati kulay nila, hindi po ganun. May genetic performances po yan na na-record nila, na-itemize na nila, na ito yung mga kombinasyon na dapat gamitin sa CD line at AB line. Ang AB line po ay magpuproduce ng ating male parent stock. Ito po yung ini-import natin na sisiw, pinapalaki natin as a breeder male. At yung ating CD line naman ay magpuproduce ng CD female line. No? Yan po yun. Ito po ay hindi related. Kita nyo po. Hindi po katulad sa pagpapalahi sa ibang alaga o kahit sa panabong. Iba po ang program. Iba po ang program sa kambing. Iba po program sa baka. No? So, ibang program sa baboy. So, dapat po, we follow the animal husbandry practices. Hindi po yung sa kambing gagamitin natin sa manok. Yung resulta po is non-sustainable. Kaya po natin ginagawa, we follow the system only. We don't need to change it. No? Lalabas na po yung F1, ABCD line tawag nila. No? Pero sa F1 po yan. Ito na yung hybridized line from the AB male line and the female line. Okay. Why not use unregistered mixed heritage breeds, no? Bakit hindi natin pwedeng gamitin yung mga heritage line na binibenta sa ng ibang farmers, no? Difference between pure line and pedigree selection. So dito po makikita ninyo. Yung pure line selection, kung puro pure po yung gamit nila as they claim, no? It is a selection from mixed population. So hindi nyo alam yung level of relationship ng mga
ng mga ito. So they are not really quantified or qualified, no? Record of dito, selection from segregating population. Dito po, ginugrupo-grupo na at nilalayo na yung magkaisa na magkakamag-anak compared doon sa hindi. Record of parent to offspring. Relationship is not kept. Sa pure line po, hindi na sila nag-ano. Basta binibreed lang nila ng binibreed. Yung mga alaga ngayon, papure ng papure. Record of parents stuck to offspring relationship is kept. Yung pong mga hindi po desirable, yung ayaw nating mga lahi, naalis po natin doon. No? Dito po sa number 3, breeder is not able to obtain information about inheritance of characters. So, hindi po wala po tayong report na ito pong lahing to will produce this kind of performance compared sa breeder is able to obtain information about inheritance of characters from pedigree records. So, nakikita natin meron tayong performance parameters na nakukuha. Ang pure line din po, not suitable for the improvement of characteristic which can be easily identified and simply inherited. So, may mga characteristics kayo na ayaw nyo na nandiyon sa pure line lagi yun, hindi nyo maalis. While here, you are suitable for improvement of characters. This can be easily identified and simply inherited. So, ibig sabihin po nito, ay nai-improve nyo po yung mga lahi. So, kung maganda na, mas napapaganda dahil may pedigree selection tayo. Okay? Selection within progeny is not effective. So, ibig sabihin po niyan, pagka namili kayo doon, hindi ibig sabihin ng resulta is maganda at maayos all the time. Dito po, maganda at maayos yung performance all the time. The progress is up to limit of variability present in the mixed population. So, hanggang doon lang, kung anong kakayanan ng mga grupong yun, lahi na yun, yun na yun. Ito, you can progress and develop the program beyond its population. So, for example, ang parent stock will produce this much, yung F1 niya can produce better than that. Yun ang performance. Isa pang negative point ng pure line selection, each progeny in every generation cannot be traced back to the previous progeny. So, hindi mo malaman kung saan galing dahil inbred ka lang ng inbred. Dito, each progeny in every generation can be traced back to the F2 from which it was originated. So, sa kulay pa lang, makita ko na yan kung F2, F3, F4 o kumakanta na yan, no? So, yung mga yan, nakikita po yan by tracing it through the pedigree selection versus puro pure line at pure line lang. Disadvantage of using unregistered and mixed breeds. No? This is actually technical smuggling. There are no written records na regular commercial production or source ng mga ito. Hindi sila dumadaan sa Department of Agriculture, wala sila mga import permits, etc. And having a business like that is very, very difficult dahil mahirap pong masustain ang negosyo ng ganun. Continuity of the program is at risk, no business stability. Legality of the registered, the business is at risk. Kasi later on, hanapan kayo ng source ng genetics ninyo. Registered ba yung source nyo ng genetics sa Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture? Very expensive to get. Ang 3 females at 1 male trio tawag na mga 14,000 to 16,000 pesos yan. May mga nagbebenta pa 20,000 pesos sa apat na manok. Maybe ang age niyan mga 2 months, 3 months. No? In dominant CC, you can already import 23 imported certified breeder day olds sa amount na ito. Economies of scale not possible due to the number and multiple risk along the way. Special niche yung variety niyan. Kasi hindi ka pwede mag-volume niyan. Kung 3 and 1 lang na ano mo, ilan lang maiitlog niyan after a certain time. As compared dito, no, ng production is permis na malakas at tuloy-tuloy. So, hindi ka makapag-volume ng marami dahil ang market mo rin naman is a niche market. Very selective market demand. So, hit or miss din yan. Yung mga talagang mahihilig sa hobby, ang mga bumibili niyan. At yung gusto'y kakaiba yung mga alaga nila o meron silang mini zoo sa kanilang bakuran, doon ho pwede yan. Mga ganyan hobbyist. Pero for a business, hindi po match sa business program yung setup na ganito.
not science-based, high risk, unknown productivity versus tested na sa Europe, the European Union seal. No? Ibig sabihin lang po nito, tested na po yung programa natin. Ngayon, bibili kayo kung saan,